Good afternoon, Ma'am Guillermo, and I'm Roncero. So, ang gagawin ko pong SQL is yung inserting and deleting rows po. So, nakatoka ako dito sa order details. Okay, start na po. Unang gagawin ko is, una, titignan ko lahat ng mga nakapaloob dito sa order details. Gaya na itong order detail ID. Yan, lahat ng mga ID na yan. Yan, quantity. Lahat po yan kukunin ko. And then, una kong gagawin is mag-i-insert ako ng row dito sa dulo. Which is, ang gagawin ko na lang is 519 because this is 518. Yan. So, ang gagawin ko is okay. Excuse me. So, ang una ko pong ilalagay na code is yung insert into. Tapos, ikakopy ko lang to para yung i-insertan ko, dito siya pumasok sa order details. Hindi siya papasok dito sa products, yan, ganyan. So, order details. Yan. Nag-insert into ako ma'am para mismong dito na pumasok, hindi siya dito kung saan mo pumasok. Yun, tapos open parenthesis order detail ID, tapos order ID product. Tapos quantity plus yan, of course. And ito yung nilagay ko ma'am para yan, ganyan, order detail ID para dito ma'am, yan yung column ba ito, masahin mo. Tapos yan, ang ilalagay ko is values naman, next values open parenthesis, tapos yun na, dito ko nilalagay yung single quotation mark 519 single quotation mark comma, tapos single quotation mark eto. So ang gagawin ko na lang susunod-sunod ko na lang dito, susundan ko na lang dito pattern na to, magiging 10, gagawin ko na lang siyang 10444 bali 10444 comma 10444 comma. Tapos product ID, yung product ID siguro kahit ano to, random naman siguro to eh. So gawin natin 20, and then quantity lagyan natin 50, and then semicolon. Ayan po, ito yung ginagawa ko ngayon is inserting row dito sa dulo man, pinakadulo. Ayan. So run SQL. Okay. Wala siyang ganyan. Yun. Masok na. So kung makikita niyo po no, ito na po, naging 519 na siya kasi nagdagdag ako ng isa pang row. Tingnan natin. Ayan. That's it ma'am. Nakapag-create na ako ng isa pang row. So, ang gagawin ko naman is, try ulit natin. Ay hindi, sige. Gagawin ko naman is yung pag-delete ng row na to. Ito, i-delete ulit natin siya. Ayan. Kumbaga, tanggalin ulit natin yung isang row na nilagay ko. So, delete from yun, order details ulit kasi dito tayo magde-delete sa order details. Order details where where ito yung nilagay kong number which is 519. Nilagay natin 519
Where order detail ID, kasi dito nakalagay yung number na yun, equals to 519. Naman ba? Run. So, ayun, okay naman. Nagana siya, tama-tama. Tapos makikita niya po is 580 na lang ulit. So, ang nangyari is na-delete na natin yung isa pang row, which is yung nilagay lang natin kanina-nina lang. Ayan po. Yun lang ma'am, yun lang po yung gagawin ko. Thank you po. Thank you.